Sa pagpasok ng Hulyo ay inanunsyo ng Pangulo na mananatili sa Modified General Community Quarantine ang Puerto Princesa at Palawan. Na dito sa Modified General Community, ito yung stricto yung local system doon. Region 4B, Palawan, Puerto Princesa City. Ibig sabihin ay maluwag pa rin ang pinatutupad na quarantine. Ito ay sa kabila ng patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lungsod at lalawigan. Ayon sa Department of Health ni Maropa, sana ay nakikita ng publiko ang epekto kapag hindi sila sumusunod sa pinatutupad na minimum health standard. Sana po ay nakikita at nadarama po ng ating mga kababayan ang epekto ng hindi po pagsunod sa ating minimum public health standard. So, pinapaalala po namin sa lahat na tayo po ang bida sa laban na ito. Gusto po nating ipaunawa sa kanila na habang ibinabangon po natin ang ating ekonomiya, siguraduhin natin na ginagawa po natin ang ating parte. Kaya naman nais ngayon ng DOH na bigyan ng parte ang mga mamamayan sa paglaban sa COVID-19. Inilunsad nila ngayon ang labanan ang kontrabida, bida solusyon sa COVID-19. Ito po ay base po sa meeting ng IATF at ng PCOO. Yan po ang mga kasama po namin sa pagbuo ng campaign na ito na naglalayo na bigyan natin ng parte ang ating komunidad. Ipaalam natin ano ang dapat nilang gawin, ano ang magagawa nila dahil silang itinutuling natin na first line of defense dito sa COVID-19. Dapat laging tandaan ng publiko ang salitang bida. B, bawal ang walang mask. I, isanitize sa mga kamay. D, dumistansya ng 1 metro. A, alamin ang totoong impormasyon. Dagdag ng DOH, huwag na rin daw sana pa magmatigas ang ilan sa pagsunod sa minimum health protocol. Actually, ang pagmo-monitor po ay parte na po ng LGU, no? Kung gaano yung strict implementation po ng mga bawat polisiyang inilalabas po nila. Ngunit gayon pa man, itong laban na to ay laban na po ng lahat. So sana ang hinihingi po natin is yung self-discipline po. Hindi na po dapat tayo pinapayuhan paulit-ulit na sinasabihan ng ating pamahalaan kung ano po ang dapat nating gawin. Tayo po bilang individual na lumalaban dito sa COVID-19 bilang protekta sa ating sarili, sa ating pamilya at buong komunidad at magkaroon po sana tayo ng self-discipline po. Sa mahigit 30 kaso ng COVID-19 na naitala sa Puerto Princesa at Palawan, karamihan ay mga locally stranded individual at returning overseas Filipino na hindi na-test bago pinauwi sa lungsod at lalawigan. Ardica Brestante, ABS-CBN News.